Magandang buhay, welcome po sa Pangkabuhayan TV YouTube channel. Sa video na to, pag-uusapan natin ang tungkol po sa pagkawala or na-misplace ang inyong smart or talk and text retailer SIM. So, marami po ang nagtatanong sa amin kung ano po ang dapat gagawin. Siguro yung cellphone mo nahulog, hindi mo naman sinadya at hindi mo na mahanap. O hindi isinauli kung may nakakita man. At kung ito naman ay na-misplace, hindi mo rin alam kung saan mo nalagay yung SIM card mo, yung retailer SIM mo, or yung retailer SIM mo kasama yung cellphone ay ninakaw sa tindahan ninyo. So ano ba ang dapat gawin para po ma-recover ninyo yung retailer SIM na mayroong laman? Or paano ninyo po makuha yung laman ng retailer SIM na nawala or na misplace? Kasi pag wala na talagang pag-asa na makita pa yon, mayroon pong pwedeng gawin para po maibalik yung laman ng inyong retailer SIM. Unang-una, ang gawin nyo po ay tumawag po sa hotline ng Smart Load. Ano ba ang hotline ng Smart Load? So, ang hotline po ng Smart Load ay *333. Siguraduhin po na kabisado or alam nyo po yung cellphone number ng inyong retailer. Baka tatawag kayo tapos hindi nyo po alam yung retailer number ninyo, so hindi rin kayo matutulungan kasi hindi rin nila ma-access yung account ninyo. So once na ilista mo na yung retailer SIM mo, yung retailer number mo, tumawag ka sa *333 at pag meron ka na nakausap na agent or CSR ni Smart or Smart Load, sabihin mo na ipa-temporary block mo yung account mo or yung retailer mo. Ibig sabihin na temporary block, hindi na magagamit yung laman or yung retailer na yon kung sakaling may nakahanap or may nakakita or yung nagnakaw ng inyong retailer SIM ay hindi niya po pwedeng galawin. Hindi niya makuha yung laman. Kapag nag-load po siya sa customer or nag-load po siya sa sarili niyang cellphone, hindi po mag-go through or hindi po mag-success. So yun po yung unang gawin niyo po kapag nawala ang inyong cellphone or ninakaw ang inyong cellphone or na-misplace ang inyong cellphone at nakasama doon ang inyong smart retailer. Once na na-advise nyo na po ang CSR na i-temporary block yung iyong retailer SIM, magbibigay po sila ng reference number na nagawa na po nila or nagawa na po nila ng report for temporary block. So, paano ba makuha uli yung laman ng iyong retailer kung halimbawa malaki talaga yung laman? Most of the time, lalo na sa mga suki naming retailers na nagpapaload ng load wallet sa amin, ang reklamo talaga nila kadalasan malaki ang naiwang mga laman ng kanilang retailers, na lalo na pag nawala at na misplace. So ang gagawin nyo lang, pwede nang hindi kayo pumunta sa pinakamalapit na wireless center ni Smart. Pwede nyo na po gawin online. Kung masundan nyo lang po ang ipapagawa ng mga CSR na makakausap nyo po online or sa hotline. Ang unang requirements po nila ay valid ID. Dapat po kayo ay may valid ID, government issued ID, driver's license, voters, basta mga valid ID. Yun yung hahanapin nila. I-scan nyo yun or picturean nyo po yun at i-email sa kanila.
Bukod sa valid ID, kailangan din ng letter of request. Letter of request na kailangan mong i-transfer yung amount na yun sa iyong bagong retailer SIM. And by the way, bago mailipat yung laman ng iyong retailer, ay kailangan nyong bumili ng bagong retailer. Kasi yung old retailer, nawala na yon. Yung laman, kailangan nilang i-transfer sa iyong bagong retailer. Pero kung pupunta po kayo sa wireless center, sila na po ang magbibigay ng magbibigay pero may bayad. Magbibigay ng retailer SIM pero may bayad. Kung malayo kayo, alam ko marami po ang mga retailers natin sa buong Pilipinas na malayo talaga sa wireless center at wala po silang time pumunta sa wireless center dahil sobrang busy din. Ang busy sa pang-araw-araw na pamumuhay. So, wala talagang time na pumunta sa wireless. So, ang tanging paraan, gawin na lang online. Number one, valid ID. Number two, letter of request. Ano ba ang nasa loob ng letter of request? Dalawa lang naman. Valid ID at saka letter of request. Ang letter of request, dapat po ang nasa loob ng letter of request, date and amount. Dapat may date. Tapos yung amount na kailangan nyo pong i-transfer. Galing po sa inyong old retailer. Tapos ilagay nyo din ang inyong old retailer number. Old retailer number ilagay nyo. Yun yung pangalawa. Or letter E. Medyo naguguluhan tayo. Sa number 1, valid ID. Number 2, letter of request. Sa number 2, ano to? Marami ang dapat nasa loob nito at kailangan masunod tong mga requirements nila. Ang letter A, date and amount. Sa letter B, old retailer number. Sa letter C, new retailer number. Kung nakabili na kayo ng retailer number. Sa D, letter D, reason for transfer. Ang reason nyo po ay ninakaw or nawala, nahulog, or na misplace. Letter E, signature overprinted name. Signature overprinted name sa letter E. Then letter F, kailangan ipaliwanag mo na ikaw ang owner ng both retailer SIM, yung old at saka new. Sabihin mo lang na ikaw ang parihong owner. So, yun lang. Yun lang kadali. I-email nyo lang pag na-provide or nagawa nyo na yung letter of request lahat. Madali lang naman. Wala nang pasikot-sikot doon sa letter of request. Kailangan lang mayroong nasa loob noon ang yung 1, 2, 3, 4, 5. Anim na requirement sa letter of request. Date and amount. Old retailer number. New retailer number. Reason for transfer. Tapos sa baba, signature overprinted name. Then may ang rason niyo po doon, ipaliwanag niyo po na kayo po ang ilagay niya din po sa baba na kayo po ang owner ng both retailer C. Then pag nagawa niyo na po 'yun, i-scan or picturean niyo po yung ginawa ninyong letter of request at yung ID, and then i-email nyo po sa eload@smart.com.ph. Again, eload, E-L-O-A-D @smart.com.ph. So ilagay ko dyan sa description yung email address ng Smart na doon nyo po ipadala yung letter of request ninyo at saka yung valid ID ninyo para ma-i-transfer ang inyong balances sa SIM card or sa retailer SIM na nawala, na misplaced or nanakaw. So sana po ay mayroon kayong natutunan at kung mayroon po kayong katanungan, i-comment nyo lang po sa aming comment section para po masagot namin.
based po doon sa aming na-experience na din. Ako, ilang beses na rin po ako nakapag-request ng balances ko sa aking old retailership dahil na-misplace. Most of the time, na-misplace. Sa dami kasi naming sa dami naming retailer na ginagamit before. Like ngayon, ang ginagamit na lang talaga namin ay tatlo. Pero before, ang dami. Siguro nasa 8. Ganun. Pero nung nagbago yung terms and condition ni Smart na bigla na lang ma-block yung SIM pag hindi mo naluda ng regular load, yun yung nangyari sa amin. At saka nagba-block din kapag hindi mo na lagyan ng load wallet for a couple of months. So ngayon nilimitahan na lang namin, konti na lang yung tinira. Dati ang dami talaga, palipat-lipat namin. Dati kasi mayroong di ba, mayroong mga free dahil din dahil yun sa mga free kaya dinamihan namin yung retailers namin. Ngayon tatlo na lang talaga para hindi na kami mabulaga kapag na-block yung At todo monitor po namin. Again, sa mga hindi pa alam, dapat po ang inyong retailer SIM ay luludan talaga ninyo ng regular load or airtime, yung personal number ninyo. Hindi po sapat na load wallet lang ang ilalagay nyo po sa inyong retailer SIM. May chances talaga na ma-block yan kapag hindi nyo po na loadan ng airtime or regular load yung personal number. So, pag naloadan nyo po yan, so, maliit na lang ang chance na ma-block yan. Kailangan lang minimum of mga siguro 5 to 10 pesos na iloload nyo po. Yung load na yun, kung hindi magagamit yun, ay mag-expire or ang validity noon ay aabot ng 1 year. Pero siguraduhin nyo po na yung 10 pesos na load ay nandoon palagi pa sa iyong number. Magche-check din kayo ng balance kasi kapag hindi niyo rin napansin na accidental text niya pala sa mga numbers sa mga iba mga kaibigan ninyo at nag-zero balance na pala siya at umabot na po ng 120 days. So sigurado mabablock po 'yun. So sana po ay mayroon kayong natutunan. Again, maraming salamat po sa inyo. At least, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe ang Pangkabuhayan TV para sa mga negosyo tips, mga sub-dealer tips, mga retailer tips, at kung ano pang mga tips ng munting negosyo. Ngayon po ay patok. Based din po sa personal experience namin. Marami pa kaming gustong i-share sa inyo na mga add-on business namin. Makakatulong din sa inyo para makapag-ipon gaya po sa amin. So, thank you very much po. Abangan niyo po ang aming next update. Hanggang sa muli. Paalam po.